Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets ninyo, Gemini. Ayan, so we have the baby boy. Si baby boy, this represents a new beginning, no? This is a new beginning energy. Kaya maaaring ang iba sa inyo dito, Gemini, magsisimula kayo ng mga bagong chapter sa buhay ninyo sa ngayon. Or maaaring may mga bago kayong sisimulan, like at sa trabaho, mga bagong relationship, siguro mga bagong paniniwala, mga bagong path na tatahakin ninyo, bagong trabaho, bagong career. It could be anything, no, na maaring gawin ninyo or simulan ninyo sa ngayon, Gemini. For others of you, maaring literal ito na may bagong baby na parating. Maaring manganganak ang iba sa inyo dito. Maaring magkakaroon din kayo ng baby boy or baby girl. Sa ngayon, mag-welcome kayo ng a new person sa pamilya. We have the Swan energy. This is about confidence. This is about determination. So maaaring yun ang mga qualities ninyo ngayon na maha-highlight around this week or around this time. We have bicycle, exercise, physical activity. Yun ang napipick up ko dito, Gemini. Maaaring yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. Maaaring matagal na kayong hindi nakakapag engage in a physical activity, no? This could also be hard work. No, hard work. Doon sa kung ano man ang mga gusto ninyong simulan, ano man ang mga bagong chapter sa buhay ninyo na gagawin ninyo that may require you to do extra work, extra effort para pagtagumpayan ninyo, no? So what else? We have Four of Wands. Napakaganda. This is celebration, no? Kasi celebratory energy ito. So maaring may mga kasalan dito, Gemini. Maaring yun ang bagong chapter sa buhay ninyo. Ang kasalang magaganap, no? Maaring magpapakasal na kayo. Maaari din naman dito na may mga party, engagement party, no, wedding party. Maaari may mga anniversary, mga ganon, no? So siguro may mga ceremony dito na gagawin sa pamilya. Maaring ganon ang ganap. This could also be accomplishment, achievement na makakamit ninyo, no, dito at yun ang si-celebrate ng iba sa inyo dito, Gemini. Or maaari din na meron kayong si-celebrate dito dahil siguro nalampasan na ninyo, na-overcome ninyo ang isang problema or kung anumang challenges sa buhay ninyo. Maaring ganun din ang ganap dyan. So we have Queen of Cups. Ayan. So this is going to be a beautiful time also for you, Gemini, to listen to your intuition. Dahil sinasabi dito ng Queen of Cups sa inyo na you are going to be extra sensitive and extra intuitive sa ngayon, no? Maaring may mga intuitive messages kayo dito na parating, may mga downloads kayo na parating that can guide you or help you on how you're going to navigate your situation sa ngayon, no? Yung psychic abilities ninyo will be on point this time, kaya it is important for you also to take advantage of that, no, para marinig ninyo kung ano yung mga information from the divine na marireceive ninyo na makakatulong yan, no, that is guidance for you para sa pagtahak ninyo ng life's journey ninyo sa ngayon, no. So what else? We have Three of Pentacles. Ayan. So success, no? Success is magsisimula na para sa inyo, Gemini. Kung ano man yung mga ginagawa ninyo dito, ano man ang pinagkakaabalahan ninyo, ano man ang pinagfo-focusan ninyo, maybe this is the start for you para mag-climb kayo sa ladder of success, no, Gemini. There could be collaboration din dito, there could be partnerships dito, no, maaaring sa mga proyekto ninyo, trabaho ninyo, or kung ano pa man, ano, na related sa career ninyo siguro or trabaho, etong mga partnerships na ito. So what else?
We have the chariot energy. Travel ang napipick up po agad for some of you. Maybe ang iba sa inyo is going to travel. Maaring road trip ito, no? Gemini, maaring road trip. Maaring meron kayong mga importanteng pupuntahan, gagawin, that might require you to travel. Yung ganon. This is also determination, no? We have determination energy, confidence energy. Kaya most likely, no, Gemini, parang ano kayo, parang super duper excited kayo dito sa kung ano man ang ine-envision ninyo for yourself. Parang ngayon, gagawin talaga ninyo ang lahat. Siguradong sigurado na kayo kung ano ang nararapat ninyong gawin or ano yung mga steps na gagawin ninyo sa ngayon para makalapit kayo doon sa kung ano man ang mga goals ninyo, no? Kung ano man ang mga heart's desires ninyo sa ngayon. So, good luck. Kasi, parang, ano kayo ngayon, punong-puno kayo ng determination. Parang, oozing kayo ng determination. Parang, adrenaline ninyo dito. Parang, ang nakikita ko ngayon, parang tumatakbo ng bonggang-bongga ang isip ninyo at yung katawan ninyo susunod yan. Susunod yan sa kung ano ang ididikta ng inyong isip. Talagang, magsisipag kayo dito, talagang you're going to do extra work, no? So, final message ninyo, no one can outgive God. Be generous with your gifts. Do more, be more, give more, and have more. Ayan. So, napakaganda, hindi ba? So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra. Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin anong mga messages ninyo for today, Libra. Lahin natin yung mga trinkets ninyo. Ayan. So, we have change and transformation with the owl. Si dragonfly, ganun din. Change and transformation energy din yan. And you know what? Yung mga pagbabagong ito magaganap sa buhay ninyo. It could be coming from external factors or maaaring kayo yung magkikreate ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. Ginagabayan kayo. Ano man ang mga pagbabagong gagawin ninyo dito, you are divinely guided, no? So maaring merong voice diyan sa isip ninyo na nagpo-push sa inyo to do this right now, no? Get this done, get this change done, no? Yung ganon. So we also have the rabbit energy, and this is this represents prosperity and abundance, no? Kaya napakaswerte din ninyo ngayon pagdating sa pangkaperahang aspeto, no? This is a time of plenty. This is a time for bounty din para sa inyo. And maaaring yung mga pagbabagong yan na magaganap sa buhay ninyo, isa na yan na area, no? Na magkakaroon ng changes talaga. Dahil magkakaroon kayo dito ng financial blessings, no? So magbabago ang inyong financial landscape dito, Libra. So what else? We have two of wands. Ayan. So this is planning stage. This is time for planning. This is time for decision making. This is time for strategizing. No? So maybe pinagpaplanuhan talaga ninyong maigi yung mga pagbabagong ito, or maaring pinagplanuhan na ninyong maigi ang mga pagbabagong ito na gagawin ninyo, no? So, nagbuhos na kayo dyan ng maraming oras, panahon, no? Sa pag-strategize siguro kung papaano ninyo isa sa katuparan ng mga pagbabagong yan or papaano ninyo gagawin, no? So, good luck to that, Libra. We have Five of Pentacles. Ayan. So, most likely talaga, no? Magbabago ang sitwasyon ninyo dito talaga. Pangkaperahan. We have prosperity and abundance energy. We have scarcity energy. Yung mga ganoon. So, maaaring may problema sa pera ang iba sa inyo dito. Medyo siguro may mga financial constraints. Siguro may mga financial problems, no, na nararanasan ng iba sa inyo. But you know what? Mababago yan. Kung ano ang kailangan ninyo dito, you know, that will be provided to you. We have abundance and prosperity energy. Kaya may mga blessings, financial blessings kayong parating. And that could be the answer dito sa inyong pagkukulang sa pangkaperahan, no? Aspeto ng buhay ninyo, Libra. Kaya keep your hope alive, no? Yung five pentacles na to na may liwanag, that represents hope. Umasa lang kayo
that the best possible outcome is about to happen sa buhay ninyo. Expect for what is best. Expect for positive things to happen sa buhay ninyo. Kasi lalahanin ninyo, libra na, wala namang permanenteng sitwasyon. No? Nothing is set yet in stone. Kaya lahat nagbabago. And even your situation, this situation is going to change. No? Hindi kayo mag-i-stay sa ganyang sitwasyon nang matagal. No? That is going to change for the better. Kaya lagi lang ninyong buhayin ang hope sa puso ninyo. Always hope for the best. Dahil yun ang maa-attract ninyo sa buhay. No? And who knows, Libra, no? Within this week, kung meron kayong problema sa pangkaperahan, no? Maaring makuha nyo na ang kasagutan, ang solusyon para dyan sa inyong mga problema. So just always hope for the best, okay? And always, always nasa positive mindset lang kayo, prosperous and abundant mindset lang kayo, nang sa gayon, yun ang ma-attract ninyo towards you, no? Yung swerte, yung magkaroon kayo ng maraming pera, solusyon sa problema, yung mga ganun. We have two of swords. Ayan. So, we have two of wands, two of swords. So, ibig sabihin dito na meron tayong double two, no? So, that is master number 22. I suggest po, Libra, please look up for the meaning of master number 22 po for more guidance, okay? There will be more information, there will be more input na makakatulong sa inyo, okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Libra, we have knight of swords energy. Ayan. So, things are going to speed up na sa ngayon, Libra. Maaring yung mga bagay, no, or, you know, endeavor, or kahit anuman yung pinagtutuunan ninyo ng pansin or mga ginagawa ninyo ngayon na medyo siguro na pending or medyo na delay or medyo bumagal ang galawan, you know, ay maaring magdire-diretso na sa ngayon. Maaring ma-lift na ngayon yung mga delays and blockages na nagkaroon, ano, sa mga bagay na yan. Kaya maaring ito na yung simula, no, ng pagkakaroon din ninyo ng enlightenment, kasi maaring may mga impormasyon, detalye na kayong hinahanap na maaring dumating na yan sa ngayon that could help you or that will allow you to make a decision na finally, no? Yung ganon. So, tignan natin kung ano pa ang mga or yung final message ninyo po for today. Libra, the path to joy begins with contentment. Take the first step. Yeah. Kung contented na kayo, ibig sabihin, wala na kayong hahanapin pa. Diba? So, good luck, Libra. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Pero unahin muna natin ang mga trinkets po ninyo. Aquarius. So we have, wow, madaming pagbabago ang magaganap. Dito kasi yung owl, tsaka si butterfly, that represents change and transformation, Aquarius. Kaya most likely, dahil malaki din yung butterfly na to, maaring malaki ang pagbabagong magaganap sa buhay ninyo dito around this time, no? At si owl represents also intuition. Kaya there's nothing to worry about, no? You have nothing to fear, you have nothing to worry about, na kahit may mga pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo, no, you rest assured that all is well. Kasi divinely guided kayo, no? You will be sent intuitive messages, for sure. May mga dadating dyan ng mga gabay, no? From the divine. Kaya ang mahalaga lang dito, Aquarius, as you navigate these changes or as you embark on these changes, no? Mahalagang makikinig kayo lagi sa iyong intuition. Mahalagang mag-take time kayo para mapakinggan kung ano ang mga divine guidance sa inyo, no? Para matulungan kayo na makip ninyo ang mga gagawin ninyo dito na you are on the right direction, no? We also have the tortoise. Yan. Si tortoise naman, slowly but surely, no? Getting ahead. Ang
ang datingan dito ninyo, Aquarius. Kaya siguro, yung mga changes na to, maaring hindi kayo dito magmamadali. Maaring you are not in a rush and maybe you are going to take time hanggang sa mag-develop ang mga bagay-bagay, mga naiisip ninyo dito until ma-reach ninyo yung point na totally nabago nyo na ang lahat, no, ng gusto ninyong baguhin. So, parang pinagpaplanuhan ninyong maigi ito as you go along with these changes, no, siguro paunti-unti ang transition na nagagawin ninyo dito. Ang gusto lang ninyo dito na makasiguro kayong nasa tamang daan kayo lagi. Lagi ang every step na ginagawa ninyo is nasa tamang direction. At saka yung you gonna make sure dito na tama ang approach, tama ang atake ninyo dito sa mga pagbabagong ito, no? So, what else? We have Six of Pentacles energy. So, this is generosity energy. Aquarius, ibig sabihin nito na yung generosity energy is at play then sa ngayon, sa buhay ninyo, no? Maybe ang iba sa inyo dito nangangailangan ng pera, no? Maybe may mga financial obligations kayo na nakailangang yaran, bills, mga ganon. And maybe kailangan ninyo ngayon ng boost sa budget ninyo para nang sa gayon ma-fulfill ninyo kung ano man yung mga kailangang bayaran, ano? So maaring ganon. But you have nothing to worry about, as I've said nga kanina, no? Aquarius, kasi kung anong kailangan ninyo ngayon, that will be met. Now, yun ang mensahe ni Six of Pentacles. Whatever you need right now, that will be met. No? In any way, in any form, meron at meron dadating dito na tulong sa'yo na makakabigay or makakapag-provide ng kung ano ang inyong kailangan sa ngayon. No? Kaya, just continue to pray, continue to hope for the best, and continue to expect good things, no, positive things na dumating at mangyari sa buhay ninyo sa ngayon. At nang sa gayon, eh talagang yun ang ma-attract ninyo. Mahatak ninyo yung energy na yan towards you para talaga na mangyari kung ano ang dapat mangyari, no? Kailangan ninyo ng tulong, help will come in, no? Yung perang ito, no, napipick up ko dito, yung perang ito could come from different sources, no? Hindi lang sa isang tao lang ang panggagalingan nito. It could be ang naririnig ko din dito, meron ding siguro may mga pautang din kayo before at ngayon merong magbabayad sa inyo, no? That is one source ng pera. Maaari din na meron kayo dito ng commission, bonus na matanggap, or maaring parating na talaga yung sweldo ninyo, maaring ganun, no? Or this could be help talaga, maaring paluwal ng mga kaibigan ninyo or kakilala ninyo, no? So whatever it is that you need right now, you are getting that, no? We have Queen of Swords. Ayan, so maaring ang iba sa inyo naman dito, you know, you really need to reach out to people, no? Maaring may pangangailangan talagang iba sa inyo dito na kasi maaring kailangan nyo na yung pera, no? You may need to to take action na talaga, lumapit na kayo sa mga taong sa tingin ninyo makakatulong sa inyo, makakapagpahiram sa inyo ng pera or whatever it is, no, na kailangan ninyo, ay kailangan na siguro ninyo mag-take action, no? You need to speak clearly, you need to communicate clearly and effectively dito para nang sa gayon marinig ang boses mo, marinig yung hinaing mo, marinig yung concern mo ng mga taong lalapitan ninyo at nang sa gayon, you know, matulungan kayo, no? So yun din ang advice ni Queen of Swords sa inyo dito, express yourself. You are getting what you deserve with the justice energy. Kung ano ang deserve ninyo, yun ang makukuha ninyo. Kung ano ang para sa'yo, that will be delivered to you at this time. No? Isang magandang energy din ito para sa inyo sa ngayon, lalong-lalo na maraming pagbabagong mangyayari kasi this represents balance as well. No? Yung balance,
maibabalik na sa buhay ninyo, magiging maayos na ang lahat, unti-unti, hindi man instant ang pagbabago, but unti-unti makikita nyo na ang changes at makikita nyo na yung pagiging balanse ng buhay ninyo. Everything is going to fall into its right place. Gradually, yun ang napipick up ko dito for some of you Aquarius. Yep, Temperance. Yan, you need patience, no? Dahil hindi mabilisan, hindi instant ang pag-unfold ng mga bagay-bagay dito na maaring ine-expect ninyo. That's why you may need to be patient, no? You may need to be patient, you may need to be extra understanding din, yung ganon, no? At ang napipick up ko din dito, healing, no? May healing. That could be healing in physical aspect ninyo, emotional, mga ganon, or maaring dahil lang napipick up ko din dito with the Six of Pentacles, may sitwasyon pang kaperahan si Aquarius, siguro na medyo short sa pera, or you know, nagkukulang sa budget, maaring ganon. You may receive also healing in that particular aspect sa buhay ninyo, no? And with the Justice energy, may balanse, di ba? Magiging maayos ang lahat. Kaya feels like to me, Aquarius, with the Temperance energy, magkakaroon kayo dito ng breakthrough. Financial breakthrough, na yun ang magiging daan para maging in order na muli ang pangkaparahan ninyong aspeto. Magiging maayos na muli, no? Ang daloy ng pera sa inyo. So, good luck po. So, tingnan natin kung ano ang final message ninyo for today. You stand the tallest when you are on knees in prayer. Ayan. So, napakagandang mensahe para sa inyo. Kaya, huwag po ninyong kakalimutan magdasal, no? Napakahalaga na lagi tayong nagdadasal in gratitude, no? Kahit may mga kailangan tayo, may mga pangangailangan tayo, may gusto tayong hingiing tulong sa Panginoon, lagi nating unahin ang pagdadasal ng pasasalamat muna bago tayo humingi, no? So, Aquarius, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.